Okay, all right. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Heto. At napakainit nitong ating tatalakay ngayon. Maraming naghahanap dito eh. Alam niyo ho, mga kaibigan, ang inyo pong mga komento, diyan po public opinion sa comment section ay napaka-importante po niyan. Data po at ito pong mga komento niyo ang ating tatalakayin dahil marami po ang nagbibigay ng public opinion diyan po sa comment section ng aking mga ina-upload na pagtatalakay sa vlog. Data po at sa punto pong ito ay ang dami. Talagang sikat na sikat ito eh. Napakadami na naghahanap at nagtatanong. Concern kasi na kung nasaan na nga ba itong si Atty. Topacio. Marami po ang naghahanap. Ganyan talaga eh. Pag sikat na sikat, talagang maraming naghahanap. Mga mahal kong netizen ay nagtatanong taong bayan kung nasaan na itong si Atty. Topacio sapagkat mahigit isang linggo na po hindi nagpapakita sa social media. Nasaan na nga ba siya? Ito nga ba ay tuluyan ng tumakbo o nagtago? Iyan o ang ating tatalakayin, mga kandis. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po ay muling nagpapaalala, panoorin po natin ang vlog na ito nang tapos ng lubos po nating maunawaan. Heto po, sa punto pong ito, alam nyo po mga kaibigan, ay hindi naman lingid sa inyong kalaman. Itong mga tanim abogado ni Tevez, na itong si Atty. Orsio, dating DOJ Secretary, Under Secretary, ay tumakbo na din. At itong umahawak ng kaso at nagpabaliktad na si Atty. Villanueva ay talagang nung una pa man ay nagkahit anong gawin niya ay tututangi na hindi daw po sila magkakilala nitong si Arne Tevez at itong si Topacio. Subalit lumabas ang katibayan na ito pala ay dating ikangay batari ni Tevez, tauhan ni Tevez, abogado ni Tevez at magkakasama sila ni Atty. Topacio, itong sa tanim abogado na si Atty. Villanueva ay biglang tumakbo nung nabisto na sila pala ay talagang magkakilala. Subalit nung una pa man ay tinatanggi nito na hindi sila magkakilala, nang lumabas ang katibayan na sila po ay magkakilala ay biglang tumakbo. Inabandona ang kanyang kliyente pagkatapos magrekan, pagkatapos pabalikta rin itong kanyang mga kliyente na mga suspect na bumaliktad ay biglang tumakbo, nagtago at nagresign at inalis na ang suporta dito kay Tevez. Alam niyo po mga kaibigan, ay nabanggit po natin na yan. Pero hindi po yan ang ating pinaka-highlight. Ang highlight po natin dito ay itong abogado na very controversial na si Atty. Topacio. Sabi nga ng ating mga taong bayan, itong si Topacio ay napakagaling na abogado. Kahit nga ako eh, napakagaling nitong abogado eh. But ang punto po dito, subalit kakaiba po ang galing nito, nasobrahan ng galing sa pagtatanggol dito sa kanilang mga kliyente. Data po at nasabi po natin niyan. Kung mapapansin nyo po sa social media,
noong mga nakaraang buwan ay talagang itong si Topacio ay walang pinapaligtas ito eh. Kung durugin sa pamamagitan po ng kanyang mga salita na mabulaklak, ha, ang kanyang mga salita na di o mano bilang isang abogado ay sinasaywar ang taong bayan. Alam niyo ibig nung saywar, yung ika nga po may salita na ika nga ay malakas, at siyempre kapag medyo hindi ka nakatiis ay matatakot ka, ha, parang ganun eh. Yung salita niya ay malakas, naninigaw, subalit kapag ikaw ay mahina ang loob ay matatakot ka dahil sasabihin mo ito ay isang abogado. Ganyan po ang pinapakita niyan ni Attorney Topacio sa ika nga ay mga mahal natin netizen. Data po at natalakay po natin yan dahil marami po ang nagtatanong kung nasaan na ngayon itong si Attorney Topacio. Dati-rati ay laging nasa social media, mayroon pa nga mga press conference na ginaganap sila na ika nga po scripted. Scripted eh. Pero ngayon po, marami po ang naghahanap sa kanya. Ay nasaan na nga ba itong si Attorney Topacio? Simula po nung nalaman na sila po ay makakakilala nitong mga tanim abogado, ay bigla pong naglaho na parang bula na hanggang ngayon po ay hindi ito nagpapakita. Mabuti nga at nagiging konsensya sa iyo, Attorney Topacio, ang ating mga kapwa netizen, taong bayan, dahil inaalam kung ano ang kalagayan mo ngayon, ha, Attorney Topacio. At marami po ang nagtataka kung bakit ito ay nanahimik. Pagkatapos ng malaman at mga lumutang na larawan na legit na talaga pala sila ay magkakasama before. Itong larawan na lumutang dati, ito ay may video eh. At hindi ko nga pinansin noon. Nung matagal ko nang napansin noon yun, dun sa ikang hapoy account nitong boss nila. At ang hindi pa lumulutang noon, itong tanim abogado na si Villameba. Hindi ko pinapansin kasi hindi ko kilala si Attorney Villameba noon. But nung pumutok ang balita na ito ay isang tanim abogado, ay doon lang po ako nagka-interest na ito pala yung nasa video na kasama itong si Attorney Topacio, si Pride Henry Tevez, at itong si Tevez. Nung binalikan ko po ay biglang naglaho at in-race. Ay mabibisto ang katotohanan eh, kaya in-race. Alam niyo po mga kandis, ang gusto nating ipunto dito, ha, ay mahilig lang ito sa mga ganyan si Attorney Topacio. Mayroong nga hinawakan itong kaso eh. Yung isang hindi ko nababanggitin yung pangalan, isang celebrity natalo, ha, ay biglang hindi hinawakan ang kaso. Biglang hindi niya hinawakan eh. Natalo eh. Ha? Kaya nagtatanong lang po ang taong bayan, ano ang dahilan? Ha? Bakit nung malaman kayo ay ika nga po ay magkakilala Attorney Topacio, ang tanong ng taong bayan at mga ibang mahal nating netizen, ay nung malaman na kayo pala ay magkakilala nito mga tanim abogado ni Tevez, ay bigla kang nanahimik. Ano ang dahilan? Samantala before ay mapapanood ka sa social media na ang tapang-tapang mo. Kahit nga itong si Mayor Janice Digamo ay dinadali mo at sinasabihan mo pa nga na isang ika nga po'y hindi magandang pagkatao. Ha? Ano ang dahilan? Wala kang pinapaligtas before kahit sino na ika nga'y kumontra sa iyong mga pinagsasabi sa social media. Ha?
Yan ba ang doktrina ng isang abogado na kahit hindi po na ayon doon sa turo ng investigasyon at lampas na doon sa kaukulang kaso ay tinatalakay mo, ikangapoy isa inyong depensa. Ha? Sa madalit salita po, yung mga depensa nila ay wala na po doon sa kaukulang kaso. Yan lang po ang nakikita kong abogadong ganyan eh. Kasi yung mga abogado kong mga napapanood sa social media, kahit ano po kabigat ng kanilang hinahawakang kaso, ay may respeto po sa bawat isa. But ito pong nakikita natin dito kay Attorney Topacio, ay kayo na po ang may sabi kung karapat-dapat ba. Ha? Kung ito nga ba ay respeto ang pinagagawa. Ha, lalo na sa ating mga mahal na netizen na paniwalain sa baluktot nila na ika nga po pinapakalat sa social media. Ang akala naman ng buong akala naman nila ay maniniwala ang mga mahal nating netizen. Sana po mga kaibigan ay nakuha nyo ang gusto nating ipunto dito. Ano ang dahilan at bakit na nahimik itong si Attorney Topacio? Ayaw bang madisbar? Ha? Nabisto na dahil sila ay magkakasagwat nitong mga tanim abogado. Nung mabisto na sila po ay magkakakilala nitong tanim abogado ni Tevez, di umano, ay bigla pong naglaho. Ha? At na ika nga po'y lumutang sa social media na salaysay ni DOJ Secretary na magpapail po sila ng kaso sa ginagawang hindi magandang asal nitong mga abogadong ito. Maraming dahilan. Unang-una ay baka ayaw madisbar eh, di ba? Alam niyo po mga kandis, kung wala ka tinatago sa iyong pagiging isang abogado, ay hindi ka biglang magtatago ng ganiyan at alam po ng taong bayan kung ano ang nasa loob mo, kung ano ang iyong kalakaran bilang isang abogado, Attorney Topacio. Ngayon mga kandes, yan lang po muna ating update at binigyan po natin ng daan itong mga public opinion ng ating mga mahal nating netizen na nagbibigay po ng public opinion diyan sa comment section. Kaya dito po ay nabigyan po natin ng daan dito sa ating pagtatalakay. Maraming salamat po doon sa mga nagbigay ng public opinion tungkol po dito sa ating pagtatalakay kung bakit biglang nawawala itong si Attorney Topacio. Siguro uutlaw ito hanggang isang araw, isang linggo, ano, baka nag-iisip pa ng mga scripted na sasabihin sa social media. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye.